ang bungkos ng patpat. Noong unang panahon, namumuhay sa bukid ang magsasaka kasama ang tatlo niyang mga anak. Mayaman siyang tao at mayroon siyang lahat ng ninanais ng mga simpleng tao. Pero mayroon pa rin mga bagay na nakakapagpalungkot sa kanya. Teka nga, hindi ba dapat tinutulungan mo kami sa pagbubuhat? Nakapagbuhat na ako ng tatlong bungkos! At saka pinaliguan ko na rin ng mga hayop habang wala ka! Kaya ikaw naman! Aba, lumabas ako para kumuha ng supply. Kaya huwag mong isusumbat sa akin ang mga ginawa mo. O ikaw, bakit hindi ka tumutulong? Oh, bakit ako? Ay nako, mag-aaway na lang kayo dyan hanggang matapos ako rito. At saka, kakatapos ko lang ayusin ang truck na to. Umayos ka nga magsalita! Tumayo ka na nga dyan at tumulong! Masakit sa magsasaka na makitang palaging na lang nag-aaway ang mga anak niya. Kilala na rin sa buong bukay rin ang pag-uugali ng mga magkakapatid na ito. Oh, naaalala ko. Matagal na rin tayong hindi nagkakasama-sama. Pero di ba, malapit na ang panahon ng pag-ani. Wala na tayong oras para magpahinga. Ayos lang yan. Ano kaya kung magsiga tayo sa tabing ilog bukas ng gabi? O sige, mukhang masaya yan. Pero sana huwag nyo nang isama ang tatlong magkakapatid. Pwede ba? Tama ka. Kapag sumama sila, siguradong mag-aaway lang sila buong gabi. At masisira lang ang gabi nating lahat. Kawawa naman si Tio Hosborn. Oh, Flynn, kamusta ka na? Magtsaka tayo. Iniisip ko lang kung maaari mo ba akong tulungan na magkukay ng isang lote para sa gisantes ng aking sakahan. Nagkatrangkaso kasi ako at wala akong mahingian ng tulong. Mukhang pagod ka pa. Sige, papupuntahin ko ang anak ko sa bukid mo. Heto, magtsaka muna tayo. Ang swerte mo, tinutulungan ka ng mga anak mo. Anong swerte dun? Hindi ko na alam ang gagawin sa mga anak ko. Hindi na sila magkasundo. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Magkakasundo rin sila. Nag-aalala ako. Paano nila maaalagaan ang sakahan kung mag-aaway sila sa maliliit na bagay? Kung ganun, hatiin mo sa tatlo ang sakahan mo. Hayaan mo silang mapag-isa at malay mo. Maintindihan nila na mas kailangan nilang magsama-sama. Nagkaroon siya ng ideya sa mga sinasabi ng kaibigan niya. Oh, Benny, kumusta? Ayos lang. Aba, may oras ka pang tumugtog ng banjo habang nalalapit na ang pag-aani. Ah, oo nga pala. Apat nga pala kayo sa sakahan nyo. Maswerte ka. Tama ka. Kamusta ka? Nagpaplano kami ng mga kasama ko na kumain at mag-isiga bukas ng gabi. Gusto mo bang sumama? Sige ba. Gusto ko yan. Sumama ka. Pero huwag mo nang isama yung mga kapatid mo. Ano? Bakit? Eh kasi, kung kasama sila, mag-aaway lang kayo. At hindi namin gugustuhin yun. Kung gusto mong sumama, kailangan ikaw lang mag-isa. Oh, nandito ka pala para magkape. Oo, maupo ka kaya muna. Hindi na, pupunta pa ako sa palengke. Kailangan namin ng bagong pala. Ako kasi wala akong kapatid, nakatulong sa trabaho. Ah, oo nga pala. Kakain kami sa tabing ilog bukas ng gabi. Talaga ba? Kung gusto mong sumama, dapat ikaw lang. Huwag mo nang isama ang mga kapatid mo. Ano? Bakit? Dahil tuwing magkakasama kayo, nag-aaway-aaway lang kayo. At sobrang nakakabahala sa amin yun. Aba! Gumagawa ka talaga ng mechanical na lagari? Hilig ko lang gumawa ng sarili kong gamit. Siyempre, may oras ka para dyan. Kahati mo naman ang kapatid mo sa trabaho. Ay. Gusto mo bang sumama kumain bukas ng gabi sa tabing ilog? Siyempre naman. Pumunta ka ron bukas ng dapit hapon. Pero hindi imbitado ang mga kapatid mo. Ano? Bakit naman? Ayaw naming masira ang gabi namin na makita kayong tatlo na nag-aaway-aaway. At totoo naman, palagi na lang kayong nag-aaway. Medyo napahiya ang tatlong magkakapatid sa mga narinig nila. Sobrang nakakahiyang malaman na ganun pala ang iniisip ng mga kaibigan nila. At syempre, nilihim nila sa isa't isa ang mga sinabi ng mga kaibigan nila. Maya-maya pa, tinawag sila ng kanilang ama. Ama, pinapupunta niyo po kami rito? Oo, may mahalaga tayong dapat pag-usapan. Mahalagang pag-uusapan? Napansin ko na lumalaki na kayong tatlo. Di magtatagal, kayo naman ang mamamahala sa sakahan. Pero gusto ko munang makita kung sino sa inyo ang mas malakas para siya na magiging leader. Bakit bigla naman po? Hindi pa ako tapos. Matatalino at masisipag kayong tatlo. Kaya mahirap sa akin magpasya kung sino sa inyo ang nararapat. Pero maibibigay akong pagsubok sa inyo. Kayong tatlo, kuhanin niyo ang bungkos ng patpat dito. Heto na po! Nanggalin niyo ang tali. Pagkatapos po? Gusto kong baliin ninyo isa-isa ang mga patpat na hawak ninyo. Tingnan natin kung sino ang mabilis sa inyo. Nagpaunahan ang magkakapatid sa pagbali ng mga patpat. Madali nilang nabali ang mga ito at halos magkakasabay lang nilang natapos gawin ito.
Sabay-sabay niyang natapos. Parang ganun na nga po. Ngayon, may tatlo pang bungkos ng patpat sa labas na nasa loob ng traktora. Dalhin niyo rito. Ginawa nila ang sinabi ng kanilang ama. Gusto kong baliin ninyo ang mga patpat nang hindi pinaghihiwa-hiwalay ang mga ito. Paulit-ulit nilang sinubukan. Binuhos nila ang lahat ng lakas nila pero wala sa kanila ang makabali nito. Hanggang sa napagod na sila at sumuko. Alam niyo ba kung bakit hindi niyo mabali ang bungkos? Bakit po? Dahil kapag magkakasama ang isang bungkos, nagiging mas malakas ang mga ito kapag sinusuportahan nila ang bawat isa. Kaya naman, siguradong protektado ang bawat patpat kapag magkakasama at iniingatan nila ang bawat isa. Isipin ninyo kung mag-isang makikipaglaban ng patpat. Hindi nito kaya. Maaari itong sirain ng isang ibon o aso. Naiintindihan niyo ba ang sinasabi ko? Na mas magiging malakas kapag magkakasama? Na mas magiging ligtas at protektado kapag magkakasama? Na kapag inalagaan namin ang isa't isa, lahat kami makikinabang? Tama! Ganun na nga! Ngayon magpasya kayo. Gusto niyo bang maging isang bungkos ng patpat o magkakahiwalay? At kung gustuhin niyong mag-isa, isipin niyo na lang ang Tio Flint niyo na mag-isa at wala man lang mahingian ng tulong, kahit kanino. Nung gabing yun, napaisip ang magkakapatid ng husto. Oo nga pala. Apat nga pala kayo sa sakahan. Maswerte ka! Palagi kayong nag-aaway kapag magkakasama kayong tatlo. Siyempre, may oras ka naman para gawin yan dahil may kapatid ka naman. Nahiya ang tatlong magkakapatid sa sarili nila. Nung sumunod na araw, talagang ang magaling ka sa mga mekanismong bagay na yan. Buti na lang nandyan ka. Pero hindi ako magaling sa pera at matematika na katulad mo. Tama! At wala rin sa amin ang katulad mo na nakakaintindi sa mga hayop. Noong gabing yun, lumabas ang magkakapatid para magkape. Nakita nila ang isa sa mga kaibigan nila. Teka, hindi ka ba pupunta? Hindi ako makakapunta nang hindi kasama mga kapatid ko. Tama kayong lahat! Hindi kami naging mabuti sa isa't isa. Hindi lang sa amin, pati na rin sa aming ama. At ngayong gabi, kailangan ayusin natin ito. Nung gabi rin yun, naganda sila ng siga, nagluto ng maraming pagkain, at isinama ang kanilang ama sa gabi ng kanilang pagsasaya at awitan. Sa wakas, isa na tayong bungkos ng patpat! At ang bungkos ng aking ligaya.